Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin, patuloy natin binabantayan ang isang low pressure area na huli nating namataan sa layong 130 kilometers northeast ng hinatuan sa Surigao del Sur. Makikita ho natin sa ngayon, base ho sa ating mga pinakahuling datos, maliit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo. At ito ay kikilos lamang papalapit ho sa may eastern Visayas at posible din po na makapekto sa may bahagi ng Bicol region bukas. Sa ngayon, wala rin ho yung southwest monsoon o hanging habagat. Medyo mahina po ito at hindi nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Tingnan ho natin yung magiging lagay ng panahon bukas naman, araw naman ng Martes. Base nga ho sa ating latest na forecast, posible po na medyo maulap sa bahagi ng Bicol region dahil kikilos nga pahilaga itong bahagi, itong low pressure area na ating binabantayan. Kaya po sa mga kababayan natin sa Bicol region, posibleng medyo maulap yung kalangitan bukas. Samantala, sa iba pang bahagi ng Luzon ay mas maliwala sa panahon at mainit na panahon pa lang mararanasan. Liban na lamang silang mga pulupulong pag-ulan, pagidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Dahil nga hindi masyadong umiiral yung southwest monsoon, kaya medyo mainit pa rin yung panahon, lalo na dito sa may bahagi, malaking bahagi ng Luzon. Agwat ang temperatura natin sa lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius sa Tuguegarao, 24 to 35 degrees Celsius sa Baguio naman, nasa 17 to 25 degrees Celsius. Medyo mainit pa rin sa Maynila bukas, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Calayan Islands, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Dumako po tayo sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap pa rin ang kalangitan at na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa malaking bahagi ng Visayas sapagkat patuloy natin inaasahan na makakapekto itong low pressure area. Agwat ang temperatura sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. So, ayan po yung sa bahagi naman ng Mactan, kasama rin po dyang Danao City. Gayun din sa Iloilo, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ang magiging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na ho bandang hapon hanggang sa gabi. Ito ay patuloy pa rin na epekto ng low pressure area na malapit sa bahagi naman ng Mindanao. Agwat ng temperatura sa Cagayan de Oro sa 24 to 30 degrees Celsius, sa Davao naman 23 to 32 degrees Celsius at gayon din sa Zamboanga na sa 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin ligtas pa rin ho pumalaot ang mga sasakyang pandagat. Kahit ito'y maliliit na bangka, maaari po kayong pumalaot, pero patuloy tayong nagbababala, posible po yung mga biglang paglakas ng alon ng karagatan, lalo na kapag meron po tayong mga thunderstorms. Madalas po nangyayari yan sa hapon at sa gabi, kaya po iba yung pag-iingat para sa ating mga mangingisda. At heto naman ating inaasahang panahon sa sunod pang tatlong araw. Makikita mo rin sa Maynilaan, medyo mainit pa rin ho, no? Inaasahan nating panahon. Agwat ho ng temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius. So medyo mainit pa rin po sa umaga hanggang tanghali. Samantala, sa Baguio City, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura, 16 to 25 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Legazpi City, inaasahan natin na hindi na masyado makaka-apekto ang low pressure area sa pagtatapos ng linggong ito. Agwat ng temperatura, 25 to 33 degrees Celsius. Sa gayon din po dito sa bahagi ng Cebu, posible kasi ho na malusaw itong low pressure area, kaya po hindi na ito masyado makaka-apekto sa pagtatapos ng linggong ito sa lugar ng Cebu. Agwat ng temperatura naman, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa Metro Davao naman, kagaya po na aking binanggit, medyo hindi na po makaka-apekto ang low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi naman ng Mindanao. Agwat ng temperatura sa Davao, 23 to 33 degrees Celsius. At patuloy pong makikita natin, ang araw ay lulubog mamayang alas 6.21 ng gabi at bukas, sisikat ito ganap na alas 5.26 ng umaga. At kahit po medyo mahina na yung hanging habagat, patuloy pa rin po nating asahan ang mga isolated rain showers and thunderstorms para sa Luzon at para naman sa epekto ng low pressure area sa Visayas at Mindanao. Amin po kayo inanyayahan, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Twitter, Facebook at YouTube
para po sa latest update, particular na nga sa mga thunderstorm and rainfall advisories. At para po sa mas marami pang impormasyon, maaari kayong bumisita sa ating website, bagong.pagasa.usc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Nag-uulat po sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat.